Pag sa amin, pag fiesta, ang dami nito. Halos lahat ng bagay gumagawa ng atsara. Pag hindi masarap yung atsara, ang tawag doon, atsaka. Atsaka. Siyempre, ayaw na talaga atsaka, mga lababs, no? Ito nga dapat paggagawa ka, kakainin mo, lalipapamigay mo, dapat special lagi. Ganon. Asim. Favorite ng bayan. And welcome back to my channel. And welcome back to my Valour. Siyempre po nasa Valour, luluto tayo ha. Luluto ba po? Basta gagawa ako ng isang masarap na pickled. Hindi ko alam po sa usawan ko. O side dish ba tawag doon? Or basta alam ko masarap to sa usawan or i-partner sa pritong isda, sa tilapia, sa galunggong, sa pork chop, fried chicken, sa inihaw. At na-try ko na rin, hindi itong masarap na kapartner ng biko, ng cake, ng ice cream. Hindi siya masarap doon. So, ang tinutukoy ko yung mga lababs ay, syempre, dito lang makikita yun sa Felefest, atsara! Ayan, atsara, amuting prinsesa. Ayan. So, unahin natin, syempre, eto. So, madali lang naman to. Pag pupunta ka ng palengke, sabihin mo lang, kasi may ordinary yung papaya, eto yung native na papaya, yung maliliit. Pero kung makakita kayo yung parang bilog nito, much better yon, or mas maganda yon, much better. So, simple lang naman to. Babalatan yun, ordinary yung pagbalat, hiwa, tapos kakayurin yung kutsara, yung buto. Yun. Tapos hugas, babad sa tubig. Ganon. So pag nababi nyo sa tubig, i-drain nyo na ulit. Tapos, yung sa cheese, na pang, ang tawag doon, basta yung pang kayod sa cheese, yun, kakayurin nyo yun. At mga lababs, eto na kilabasan. So, nakayod na to. So, pakakayod, ganito ang itsura nyo. Ayan. Ganon. So, iba-iba ang proseso niyan, mga lababs. Yung iba sa probinsya namin, ang ginagawa niyan ay pinipiga. Ngayon, yun ang ginawa, piniga ko lang. Pero kung ayaw niyo pigaan, pwede niyo naman siya ibilad sa araw na like 2 to 3 hours para lang mawala yung katas niya. So, ako gusto ko medyo crispy, yung crunchy. Kaya hindi ko na siya binilad. May iba naman na luluto yan. So, mga lababs, eto yung mga kailangan natin sa atsara. First is native na papaya. Ayan, pinakita ko na. Pangalawa, kailangan natin ng eto, red cane vinegar, suka. Ayan, pwede yung suka sa nyog, depende kung trip nyo yung suka, paumbong, kahit yung pinakamaasim na suka na sinabi ni Lassie, yung suka ng pusa, oh, yung busi yun, charot. Ayan, so kailangan ko ng dalawa kasi almost 2 kilos yun. Ayan. Eto, ginayat. Sure din na carrots. Tapos syempre, may mga pa-design si Mayor, flower. Ayan, parang kung design lang sa bottle. Bell pepper na red. So, pahaba lang yung mga hiwa. Naka-strips. Green. Pag pinamig, kasi papamigay ko lang naman ito eh. So para pag nasa battle, parang very festive, ay makulay, maganda. Siyempre, pwede mawala ang luya, asin. Eto, alam mo yung ano, yung buong paminta, didikdikin nyo. Kasi hindi pwede dito yung ground pepper. Kailangan ito talaga, didikdikin nyo talaga yung ano, buong paminta. Siyempre, asukal na pula. Ayan. Tapos, eto optional lang to. Kung gusto nyo na lang. Nagkataon na may ganito ako sa ref. So, lagay ko na rin. Pickles. Ayan. So, last is, syempre para matawag natin siya atsara, kailangan may mga garapon o jars tayo. Ayan. Dito natin ipipickled. Pickled. Para pag pinanghingi, kasi ipopost ko to, may bibigay ako. So, kailangan natin to. Syempre, dito natin haluhaluin. So mga lababs, unahin natin kung paano yung paggawa ng suka,
para sabi nila mas matagal ang buhay ng suka pag inaluan ng asukal tsaka asin ng paminta pag niluluto. So, papakita ko sa inyo. So, eto ng mga Lava Babs, di ba sabi ko sa inyo kung paano gawin yung suka? Ayan, empty na kaserola. Ayan. So, unahin natin itong sugar. Hindi natin ito uubusin. Ika-caramelize lang natin. Para hindi siya matutong. Ayan, hindi natin mag-uwi. So, ayan mga Lava Babs. Inaantay natin na mag-caramelize. Oo, lalo pag sa amin, pag fiesta, ang dami nito. Halos lahat ng bagay gumagawa ng atsara. Pag hindi masarap yung atsara, ang tawag doon, atsaka. Atsaka. Siyempre, alam natin ang atsaka, mga Lava Babs, no? Ayun natin na may fintas. Kaya, dapat atsara. Hindi atsaka. Ulit-ulit. Tapos ito yung lalagay nyo lang sa rep or kahit hindi sa rep, hindi naman ito masisira. So mga Lava Babs, tingnan nyo, unti-unti siya nag-melt. Hindi lang nag-melt. Kailangan dapat paggagawa ka, kakainin mo, lalipapamigay mo, dapat special lagi. Ganon. Mga Lava Babs, nakita nyo to? Ganito lang, hindi siya pwede yung tunaw na tunaw or nangingitim. Kasi pag nangingitim or masyadong tunaw na tunaw, ang tendency ay papait. Tapos ilalagay na itong suka. Ay, may suka na wala. Tingnan niyo mga Lava Babs. Di ba may buo-buo? Pero matutunan naman siya. Kaya carry lang yan. Dalawang bako. Asin, eto yung, hindi ito iodized ha, ordinary yung rock salt. Hindi natin ubusin kasi may tikim-tikim portion. Ang ubusin natin yung paminta. O, wala na yung mga bilog-bilog mga Lava Babs. Matunaw na yung ano, yung nag-caramelize. Isang kulo lang, yes na mga Lava Babs. Kaya naman, babalikan natin pag kumulo. So, ayon mga Lava Babs, in 30 seconds, kukulo na siya kasi kumukulo na yung gilid. Tingnan nyo. Ayan, pakulo na siya. Ayan. At syempre, pag kulo nipo neto, i-rest natin siya. Siguro mga 1 hour para medyo malamig na. Tsaka natin ihalo-halo lahat ng ingredients. Pero bago natin syempre patayin yung apoy, kikikik tayo. Kasi dapat, tansyado na natin yung lasa. Kasi... Asim! Mabuulan. Ang asim. Pero ang sarap. Napakasarap. Ang sarap dito isaw-saw yung ulo ng galunggong. Yung maliliit. Ganon. Tapos ito. Tsaka yan. Nakumulo na. So patay. Nakita nyo malalak. Importante na dapat i-caramelize yun. Huwag kayo mag-worry kung halimbawa pag-boost nyo yung suka, nagbilog-bilog yun. Kasi matutunan naman yun. Importante yun. May extra flavor kasi yun. Yun ang hinahabol natin. Pero habang nagpapalamig tayo, syempre yung paborito nyo, shoutout time! Okay, pumail ako ng 10 na mga nag-comments. So, 10 ang pinili ko yun. Tsaka may isang-isa na bida. Kaya, bali, 11 kayo i-shoutout ko ngayon. So, ready na ba kayo mga Lava Babs? Kasi ako, ready na. So, mga Lava Babs, ito din yung inaantayin nyo for sure. Yung shoutout habang pinalalamig ko yung suka. Mga Lava Babs, kailangan malamig yung suka. Maghihalo-halo lahat. Kasi pag mainit siya, basta ba dapat malamig na? Kasi pag mainit pa, ang tendency, maluluto yung mga ingredients natin, lalo yung papaya. Ayaw natin na parang pag tinitman natin, parang sagi. Dapat yung parang may crispiness, may crunchiness tayong malalasahan, ay matitikman. Yun ang importante kasi maluluto sila. So, i-rest natin yon. Actually, si Ate Lillian, ayun, hinahalukay niya, tsaka pinapaypayan niya para mas madaling lumamig. Ayan, so ito yung shoutout natin. Unahin na natin. At syempre, bago lang ata to, sabi niya kasi na subscriber ko, ayan si Iza and Play. Maraming salamat, Iza, sa panunood ng mga contents ko, mga videos ko. Thank you. I love you. Tsaka si Johnny o Junie PH. Ayan, stay safe, stay happy, Junie. Tsaka si Miss Marikip.
Ayan, Miss Marikit, hello to you at God bless you. Tsaka yung the Diaz family ng Iloilo. Ayan, so mabuhay po kayo at stay happy lagi. Eto, Hans, bigyan mo ito ng special effect kasi si Gladys Bernabe ay magse-celebrate na kanyang birthday next month, November. So, sabay-sabay tayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Gladys. Hello, happy birthday sa'yo, Gladys Bernabe. Tsaka gusto ko lang i-shout out at i-flex si Skyside DH ng Germany. Ayan. Pabuhay ka. Tsaka si Angelito Sibira ng Apari, Cagayan. Hello to you. Salamat sa panonood. At ang Kings TV ng Dubai. Ayan. So, pinili ko yung Dubai kasi sobrang malapit ang puso ko sa Dubai kasi yung nag-iisa kong kapatid na babae nasa Dubai. Ayan. Shoutout kay Tarek. Si Andrea Ara ay Kocho Balestamon na nasa Dubai. Ang mas maganda sa akin. I love you, Tarek. Stay safe. At syempre, si Alexander Herrera. So, sampu na po na shoutout ko. Eto yung bida ngayon sa vlog ko. Shoutout! At gusto ko lang i-flex si Jesse underscore SFDF ng California, US of A. Ayan, so sa February may show ako dyan kami kasi para na-reschedule kami. So magkita-kita tayo dyan, Jesse. I love you and God bless us all. Ayan, thank you kalama, Babs! After nito, i-assemble na natin mga dapat gagawin. 48 hours later. So, eto na mga Lava Babs! After 48 hours, eto na yung... Ah, see? Sa amin kasi, ang ginagamit na suka, yung Iloco, yung DS ba yun? Masarap na yun. Eto kasi napaka-simpleng gawin, kaso lang medyo hindi alam ng iba, kaya sinishare ko lang. Yung iba, nilalagyan ito ng bawang, nilalagyan ng sibuyas, okay lang. Kasi, kayo ba susunod ron? Pero ako, ayoko. Kaya wala siya. Lagyan natin lahat. Hi ka naman, Ate On. Hi, bro. Eto, mamaya natin ito ilalagay. Kasi pang-design ito sa gilid. So, eto may tira. Dapat inulumpia ako to. Kasi parang kulang. Ang hangasin na. Ang sarap din dito yung ano, yung boneless na bangus na dinaing. Prito lang. Tapos to. Tapos mainit na kanin. May konting ginataan na gulay. Tapos ito, perfect. So, mga labababs, look. Ayan, perfect. So, ibabattle na natin siya. Ay, insert tayo sa gilid. Ganyan. Kailangan bago natin i-seal mayonnaise. Akin yan. Oh, mga Lava Babs! Ayan. Sarap ba? Ganon. Mga suki, bilhin na at pwede nyo din pang negosyo, ha? Promise. Saka masarap din dito. May ano, yung iba lalagay ng ampalay. Para sa mga diabetes. Para sa mga media. Media bitis. Ayan, mga Lava Babs. Ganun lang siya kasimple. So, ayan. Ayan na. So, mga Lava Babs, look. Project sa HE. Sa PHE. Sa MAPE. Ayan. So, alam niyo, mga Lava Babs. Ang paggawa ng simpleng atsara, napakasarap i-partner sa ating mga, di ba, prito or inihaw. Kaya naman, mga Lava Babs, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin dito sa isang special na recipe atsara. Thank you, mga Lava Babs! At syempre, don't forget to subscribe sa channel. Pusin niyo pa lang ako. Subscribe lang ako kayo. Tsaka po sa Bex ko, sa buong Bex squad. Bex Battalion, Chaginis, Bex Friends, Divine Tetai, Negi, and Pretty Pepe. Thank you, mga Lava Babs! And I love you all, and God bless po. Mwah!